Ilan Home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9. Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Kinagining pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo kay pabaluane ing Birhen Maria. Kinagiyala ang Banal na Espiritu. Bapu Maria, amit mo kaging grasya, ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang Ginoo ni Diyos, panalangin mo yung makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na yung kamatayan ni. Amen. Adi ko, alipaning Ginoo. Mag-iari pagod ka na ako, andi yung gingas mo, Aman. Bapu Maria, amit mo kaking grasya, yung Ginoo at iyo keka, nuan ka kaling sablang babay, nuan niya pa naman yung buwan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, inyong ni Diyos, panalangin mo yung makasalanan, ngayon niya ako kay oras na yung kamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, may kataon niyang tao. At may kisaw niya kaya katam. Bapu Maria, amit mo kaking grasya. Ing Ginoo at iyo keka, nuan ka kaling sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, inyong ni Diyos, panalangin mo yung makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na yung kamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami, O Santang Induning Diyos. Bami ka pa ngay tuliran, nabang namin peka ako ng Kristo Giro tamo. Amen. Manalangin tamo. Kapuhay mo sa akong grasya, Gino, ming Diyos, ding kalatuwani, at ang pating pamamalita ng Anghel. Akilain mo yung panagatawang ng tao, Yeso Kristo, ang anak mo. Uy na naman yung pamilasan at kamatayan ng krus. Apakibutan niyo naman sa amin, hindi lang pa ang sugi ng medya. Kalawalang sa puiti, kang Kristong ginumi, yanasa. Ligaya king igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo yung isa siya at ligaya, iba't yung tamumulan, ngayon ang laman, hindi na hanggang. Amen. Ligaya kinig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo yung isa siya at ligaya, iba't yung kamulan, ngayon ang laman din na lang. Amen. Ligaya kinig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo yung isa siya at ligaya, iba't yung kamulan, ngayon ang laman din na lang. Amen. Ilaginin pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Amen.
This is DWBL FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN. Coming to you live from the news desk of DWBL FM 91.9. This is Bright Light News. Maya Pogdu in Bright Light News. Kristo sa Kariton Art Piece, daring street children, personal ng tinggap ni Santo Papa. Personal ng tinggap Santo Papa Francisco ing regalong sining ng Reverend Father Flavi Villanueva SVD, founder ng St. Arnold Johnson Kalinga Center, king weekly audience ng Santo Papa Francisco, king St. Peter's Square, inyang 16 ning Nobyembre 2022. King Facebook post, dinakay na ning pari ing masanting akaranasan o akarungot ing Santo Papa at aibye ing sining o inawos Kristo sa Kariton o imahen ning meto nga anak adarake ing kapirasong tinape kang Jesus. Agpang kang Father Villanueva, dinesenyo ne ing art piece apat ng banwa ing milabas o hinulma ng Chris George at gewa dering street children o sasaupan ning organisasyon. Mika makuyad ne mang pamikatagod ing pari o adake king Santo Papa ing misyon ning Arnold Johnson Kalinga Foundation a pamanyawup at pamamyeda ngalan, karing kalulu at alang tuknangan, pelalong king kaluguran king bie ring biktima ning extrajudicial killings king bansa. Banuang 2015 inyang tinatag ne ning Society of Divine Word Congregation ing St. Arnold Johnson Kalinga Center king pamanimuna ng Father Flavi Villanueva malmamya kasaupan karing mangailangan, lakwas na karing mamalimus king dalan. Minuna lang pisyag ning pari, o atin niyang atlong misyon ning Arnold Johnson Kalinga Center, a pamamye pangkabilugan at sistematikong pamagpaulaga, king dangalan ning balang mangailangan, pamagkalub alternative learning system at pangabiyayan, bankanita, pasibayong mibalik ing self-worth ning balang meto, para king pamikaating panibayong biye. At ako po Ichinchin Nugid, Maya Pogtu. This is Bright Light News. This is DWBL FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN! Ang araw po sa inyong lahat, kayo ay nakikinig sa 91.9 Bright FM, ang Archdiocesan Radio Station ng San Fernando, Pampanga. Ito po ang programang Hello Father, kung saan maaari niyong itanong ang mga bagay na gumugulo sa inyong mga puso at kaisipan. Kaya kung ikaw ay nalilito, naliligaw at malapit ng sumuko sa buhay, tumawag ka lang o kaya mag-message. Hello Father. Ako po ang inyong host, si Father Joel Jamarsos Gatos, pari na DJ pa at guwapo pa rin po. Kumusta po kayong lahat? At makakasama po natin sa ating pilot episode ngayon ay si Miss Doris. Papakilala po siya sa inyo. Ayan po. Ayan kakaluguran mga kaibigan at ayan nga po no, ang mga maraming tagahanga ni Father Joel. Kami po ayan tabayanan nyo si Miss Doris po ito na makakasama nga po ni Father Joel sa isang oras na ito nga po binanggit na niya. Ito po ay ang bagong bago because this is our pilot episode at ito ay maantabayanan nyo kada Lunes po. Ng isa buong isang linggo. So, dyan lamang po kayo at yan, mamaya po, ibibigay ko po yung mga text line numbers, no? Yung mga numbers po kung saan po pwede nyo po kayo makipag-communicate sa amin. Yes. Mm-hmm. So, makikita nyo po sa ating screen ang number, Viber number, ayos, para po sa mga gustong mag-share ng kanilang saloobin, kung meron ba sila mga gustong sabihin o itanong sa atin na live po tayo ngayon. Ito po ang inyong i-dial, no? 0905-572-9315. Ulitin mo nga, Miss Doris. Yes po. Ulitin po natin, no? Maaari po kayong tumawag dito po sa ating number, online counseling po ito, 0905-572-9315. At siguro po, Father, banggitin ko na din yung mga ibang comments pa. Yes. Or later na lang yun. Opo, pwedeng. Ngayon na po. Ayan po, mga kaibigan, no, para naman po sa inyo pa mga ibang comments, pwede nyo pong ipadala sa smart number 0918
0939-351-8282 or SAN cellular number 0942-357-4268. And of course, no, don't forget to subscribe to our YouTube channel, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Paki-like and share yun na rin po ang ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Meron din po tayong other social media accounts. You may follow us on Twitter at @radio_ASF. At para naman po sa ating Instagram, ang user naman, name naman po ay ASF or that, or sorry, at ASF Radio. Salamat po. Yes, so bago po ang lahat, no? Kung meron man pong tatawag sa atin ngayon, no? Meron na po mga ibang nag-send na mga question nila, no? Actually, punong-puno po ang aking inbox. Pasensya na po, hindi ko kayo nasasagot dahil marami na rin po akong schedule ngayon, no? Balik sa dati. At talagang as much as I want, no? Na alam ko po, hinihintay niyo yung mga sagot. Pasensya na po, kaya dito ko po sasagutin yung mga ibang katanungan nyo. No? So, ang first question po natin, Ms. Dors. At ang maganda nga po doon, Father Joel, no? Hindi lamang tuloy siya yung magbe-benefit, no? Hindi lamang siya yung makakaalam yung sagot doon sa bumabagabag sa kanyang puso, no? So, ang una pong katanungan ay galing po kay Brother or Sir Alfredo Esteban. Ito po, Father, no? Ang tanong po niya, paano ako makakahingi ng tawad sa mga kasalanan ko? Yes. So, isa po sa mga palaging tanong o message sa akin, no? Sa aming page at doon sa aking page, paano ba ako makakahingi ng tawad o paano ba ako mapapatawad sa aking mga kasalanan? No? Isang desire o pagnanasa nating lahat, dahil alam naman natin na nung tayo ginawa ng Diyos, parte ng kanyang espiritu ay tinanggap natin. Kaya pag tayo nakagagawa ng mali o masama, tayo ay nakokonsensya, no? Tayo ay nababagabag, no? Kaya nga, yun yung tanong o nais ng bawat isa sa atin. Anong gagawin ko para ako ay mapatawaran, no? Mapatawad sa aking kasalanan? Unang-una po, kailangan yung tandaan, pag ikaw ay nagkasala, dapat ikaw ay magpakumbaba, no? Kailangan kang magpakumbaba. Dahil, sabi nga, with arrogance, with pride, comes after that the fall. No? Kung matatandaan niyo po yung kwento tungkol sa Tore ng Babel, di ba? Yung pride na gusto ng mga tao, sila yung maging pinaka mataas na tore, di ba? No? Pero ano yung ginawa? Dahil sa kataasan, sila ay binagsak ng Diyos. No? Kung alam mo meron kang pagkakasala, kailangan pinakamagandang ugali, attitude ay pagpapakumbaba. Pangalawa, kailangan mong aminin na ikaw ay nagkasala, no? Wag mo lang itago, no? Wag mo lang iwasan. Pero ano ba yung iyong kasalanan? Kailangan mong aminin 'yan, no? At palagi kong sinasabi po ito sa aking homilya, kailangan kang magsuri, no? Evaluate yourself. Ang tawag po natin diyan ay examination of conscience, no? Sa mga Hesuita po, ang examination of conscience, meron pong hourly, merong half a day, meron pong daily, meron din po monthly, at malapit na pong matapos ang taon, kailangan din tayong magsuri yearly. No? At magandang tanong ay, anong nangyari sa akin? At anong nangyari sa mga ibang tao dahil sa akin? No? What have I become? What have others become because of me, no? Yeah, doon sa pagsusuri mo, ano ba yung pagkakasala mo, di ba? Palagi po namin sinasabi yan sa mga gustong mangumpisal.
huwag kang papasok sa kumpisalan na hindi ka naghanda. Ang problema po na napakarami, gustong mangumpisal, pagkaluhod o pagkaupo, pagkakausapin ng pari, tatanungin ng pari, ano pong kasalanan nyo? Yung iba sabi, ay nakalimutan ko po. Sabi, ano kasi? Sabi yung iba, no? Mm-hmm. Eh, mas grabe po, mas malala yung pinilit lang ako ng misis ko eh, na mangumpisal, di ba? No? So, ang para makahingi ka ng tawad, para ikaw ay patawarin, kailangan aminin mo ikaw ay nagkamali, di ba? No? Paano ka papatawarin kung yung paghingi mo ng tawad pilit? Di ba? Mas nakakainis po yun eh. No? Yung nagpapasorry ka dahil napipilitan ka lang. Mas madadagdagan pa yung iyong kasalanan noon, no? So, magpakumbaba, aminin mong iyong pagkakasala, suriin mong iyong sarili. Kung hindi mo alam kung anong iyong ginawa, madali lang po, tingnan niyo ang 10 utos. Kung hindi mo memorize ang 10 utos, tingnan mo sa internet. Di po ba, no? Ano ba yung mga pagkakasala mo dyan? Very basic. Baka may pagkakasala ka sa iyong mga magulang, no? Sa iyong asawa, no? Sa pag-asam ng hindi sa iyo. Pagsisinungaling, yan, number one, nakasalanan na napakarami sa atin, di ba? Mm-hmm. Do not bear false witness, no? Kung nahihirapan ka, kailangan tingnan mo, no? Sa 10 utos pa lang, very basic yan. Pero kung doon sa turo ni Kristo, yung 10 utos, ginawa na lang yan dalawa, no? Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, kamukha ng pagmamahal natin sa sarili, no? Napakagandang tanong nun. Doon ba sa aking mga ginawa, ako'y nakapagmahal sa Diyos? Sa aking mga ginagawa, ako ba'y nakakapagmahal sa aking kapwa? O baka wala akong ibang minamahal, iniisip, iniintindi kung hindi ang aking sarili? Magandang tanong, sino ba ang nasaktan ko? No? Mm-hmm. Tanungin mo sa sarili mo yon, sino ba nasaktan ko? No? At pagklaro na sa iyo, o nung nagawa mong kasalanan, mangumpisal ka, no? Lumapit ka sa pari, no? Maghanap ka ng pari, marami po diyan, no? Mga parokya na nag-aalat po ng isang oras. Kung gusto niyo po, pumunta po kayo dito sa sikat na shrine namin sa Apong Mama Kalulu sa Angeles. Every Friday po, buong araw may kumpisalan po diyan, no? Alisin mo na, bitawan mo na. Linisin mo ng iyong kalooban. Pumasok ka sa confessionary, magpakumbaba ka, aminin ang pagkakasala, tanggapin mo ang pagpapatawad ng Diyos, no? Pero hindi natatapos doon. Kung meron kang nasaktan, kailangan kausapin mo siya, kailangan humingi ka ng tawad. Yung mga iba, ang problema po nila, nahihiya daw. Ano po ba yung mas tunay na nakakahiya? Kung hindi yung alam mo na nagkamali ka, pero matigas ka pa, mayabang ka pa, matapang ka pa, sinungaling ka pa. Yun yung mas nakakahiya, no? Nahuli ka na nga. Kala mo kung sino ka pa. Di po ba, no? Aminin mo, kausapin mo, para hindi na lalong lumala, maging grabe yung iyong pagkakasala. Pag nag-usap kayo, the great attitude is humility, humingi ka ng tawad. Pagkatapos nun, kamukha sa patay, ilibing nyo na, kalimutan nyo na. Okay? Wow. O, di ba, napalagay ko, ang nagpadala po ng katanungan na ito ay naliwanagan, no? Sabi nga po ni Father, no, yung binigyan tayo ng apat, di ba? Kailangan ng humility, no, ating kababaan ng loob, ang pagsusuri, ang paglapit sa pari para mangumpisal at lumapit din sa iyong nasaktan o sa iyong sa yes. naging kasalanan mo at ikaw ay humingi ng tawad. Yes. Ayan, okay. Po. Ayun. Father, paano, meron tayong first caller? Isisingit ba natin po ito, no? Opo. Okay, so meron po tayong first caller ngayon. Ang bilis, no po? Ito po, ang pangalan po niya, si Don Don Mahusay. Siya po ay taga-Occidental, Mindoro, 40 years old. Ayan. So,
Hello yung po. Yung po kanyang ikukonsulta, Father. Yes. Pagilin na rin po natin, no? Apo. Ayun, ang kanang kamay po niya ay na-stroke. Tapos yung pong kanyang anxiety, depression, at marami pang iba, Father. So, yes. So, magandang araw po, Kuya Dondon. Magandang araw po, Father. Yes po. Kumusta po kayo? Ito, Father, nag-stroke ba ako? May nakikipanak po. Ano pong nararamdaman niyo ngayon? Yung kanang kamay ko po, Father, medyo mamigat po. Tapos yung kanang katawan ko medyo manihinta po. At saka mabigat yung katawan ko. Tapos yung mukha ko sa kanan medyo manihinta po. Hindi naman po napiktuan, Father. Aking po yung palita kaso walang minsan para ko inihingal po yung Father. Tapos yung aking pagsalita, inihingal ako. Tapos minsan parang napagod ako magsalita. Nakakalakad na rin po ako, Father, ng konti, pero hindi palit ganun talaga sa normal. Yes. Napapanood ko po kasi lagi ang ngayong ano, TikTok, Father. Yes. Na marami kayong napapagaling po. Kaya salamat po, nasagot niyo po ako. Yes. Opo. Salamat po sa pagtawag niyo po, no? And... Opo, inaabangan ko po talaga para natumawag. Opo. Na-appreciate po namin ang pagtawag nyo, pag-share nyo po. Alam ko po yung hirap ng may sakit. Palagi ko pong sineshare sa aking homilya, di ba? Na masakit yung aking paa, may uric. Yun lang nga, di ba? Na nararamdaman ko sobrang sakit, sobrang hirap. Paano pa kaya ang isang tao na kamukha nyo po sa inyong kalagayan na merong stroke, no? Isa po sa alam ko nararamdaman ng mga taong may sakit ay yung takot, no? Ano ba yung mangyayari sa akin bukas? Pero kung alalahanin natin ang palaging utos ng Diyos, no? Utos po ito ni Jesus palagi. Do not fear. Huwag kang mag-alala, no? At bakit ba tayo binibigyan ng sakit ng Diyos minsan, no? Para mapaalaala tayo, para mapaalaala sa atin, no? Na tayo talaga ay ginawa lang niya, no? At pero sa gitna ng ating sakit, gitna po ng inyong kalagayan, paano maiibsan, paano mawawala yung sakit? Ito po yung tandaan nyo. Magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo. Pag kayo ay nagpapasalamat, pag ang tao ay nagpapasalamat, hindi po siya makakaramdam ng takot. Pag ang tao ay nagpapasalamat, hindi siya makakaramdam ng pag-aalala. Pag ang tao ay nagpapasalamat, hindi siya makakaramdam ng galit. Di po ba, no? When you are grateful, when you're appreciative, no? Iba yung iyong mararamdaman, magiging mas magaan, no? Ang problema sa atin, pag tayo ay nasasaktan, yun lang yung ating tinitignan. Yes, yun lang yung binibigyan natin ng pansin. Pero may ibang parte pa sa ating katawan na hindi naman nasasaktan. Di po ba, no? Abo, o merong mga iba na nakapaligid sa atin na binigay na biyaya ng Diyos, no? Tayo ay sinusubukan ng Diyos. Consider yourself as blessed, no? Ito po yung paniwalaan nyo. You are blessed. Why? Because just like Jesus, ang ating Panginoon pinako sa krus, pero ano po yung attitude niya? Tahimik lang siya na nagdarasal. So I hope and pray, no, that you continue to pray pag nasasaktan po kayo, pag natatakot kayo, no? Tingnan nyo ang krus ni Kristo. At makiisa kayo doon sa kanyang pagdurusa, doon sa kanyang sakit. Offer your pain, offer your suffering to the Lord. Dahil kayo po ay ginagawang mas mabuti, mas malakas, at mas banal ng Panginoon. Amen? Amen. So, pagdadasal po namin kayo, isasama po namin kayo sa aming misa. Okay? So, God bless po sa inyo. Father, thank you po. Okay po. Ayan, Father, no? Ang bilis, no? Meron agad caller. Pero pwede na po ba natin, Father, sagutin naman po yung isang katanungan po or magbe-break muna yes. po tayo? Yes, magbe-break muna Ayan. Po tayo, okay. no? And then, pagkatapos po ay meron na naman po tayong isang question na
sasagutin galing sa ating mga followers and subscribers. King kapapusan ning bulan na iti at 30 ning Nobyembre, pagmasusyan nening banal a kapulungan Katolika ing kapiesta ng San Andres, metong karing labing aduang apostoles ning Ginu, ya ing kapatad ng San Pedro Apostol. Penaral na yan naman ing mayap abalita ning Ginu, at karaniwan niyang mayayakit ing larawan na, ating kayabeng eke sa krus. Uling kaniti amipako amaging sangkan ning kamatayan na. Kareting aldo nung nukarin gaganakan tayo, anyawaran tamo ing kasahupan na, ban kanita, lalo tamong mipalapit kang Jesus kalupa na. King makasubaling paralan, ipanalangin talari hanggang talapagobrang magikaugnayan king pamanasan. Mamila tanya sanay San Andres, banlalong sumulong ing karelang kabiyayan. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayan tabe tayo kaniting pamagmasusi king kapiesta ng San Andres Apostol. At ibat po keni king parokya ng San Andres, king Balen ni Candaba, ini po i Brother Prince Charles Parungo Gumabon, metong karing talasuyo ning parokya, kabilang karing Knights of the Blessed Sacrament, pupugya kaya kayong masayang piyesta ng Apong Andres. Kayo po ay nakikinig sa Hello Father. Kung meron po kayo mga katanungan o gumugulo sa inyong mga kaisipan, pwede po niyong i-comment dito sa ating comment section, mm-hmm. o kaya naman po i-send sa ating page, o kaya naman kung gusto niyo po na marinig ko kayo ngayon sa inyong saloobin at meron kayong gustong isangguni, kayo po ay tumawag lang dito sa ating phone number, Ms. Yeah. Dors? Yes po, para po sa online counseling, 0905-572-9315. Yes. So, meron pong katanungan. Mm-hmm. So, galing po sa ating masugid na tagapakinig, si Ms. Febby Almadrigo. Mm-hmm. Sabi niya, good AM po, Father. Tanong ko lang po, kung nagro-rosary sa church, pwede po ba na mabilisan ang pagro-rosary para di maantala ang misa, no? Mm-hmm. Definitely po, pag tayo ay nagdarasal, dapat bigyan po natin ng oras ang ating pagdarasal. It is really not about the words, but about our disposition, about our heart, hindi po ba, no? Mm-hmm. Tayo ay
binibigyan ng babala ng ating Panginoon, alalahanin natin. Sabi niya, huwag kayong makakamuka ng mga pagano, no? Na kung saan paulit-ulit na walang kabuluhan ang kanilang pagdarasal, no? So kung tayo po ay magmamabilis, magmamadali sa ating pagdarasal, baka tayo po yung pinaparinggan ng ating Panginoon, yes. No? Tayo ay hindi nagiging maganda at makabuluhan ang ating pagdarasal. Tandaan natin ang layunin ng pagdarasal ay pakikisa sa Diyos, no? It is our communion with God, to God, no? Kaya nga po, kung alam po natin na magsisimula ang misa ng alas 7, dapat planuhin natin, yes, mag-prepare, no? Mm. Kaya nga po, in effect pa rin naman po yung tinatawag nating Eucharistic fasting, eh. Mm-hmm. Yung isang oras na dapat hindi ka muna kumain kung mm-hmm. ikaw ay magsisimba, para saan po yun? Yun ay paghahanda para tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus Kristo, no? At hindi po ba napakaganda ng feeling pag meron kang bisita, alam mo pinaghandaan niya yung pagdating, no? Yung inyong pagkikita, no? Ano yung mararamdaman mo kung may schedule kayo, pero mm-hmm. Pagdating niya, naiinis siya dahil mm-hmm. ang dami daw niyang ginagawa, mm-hmm. no? Dami niyang nirereklamo. Sa tingin niya po ba kayo po ay makikipagkita pa doon sa taong yon, di ba? Yes, okay. Hindi na, kasi nagmamadali siya, mm-hmm. no? Parang nakakainis yun, no? Yung kausap mo, pagkatapos palagi ang tinitignan yung cellphone niya, palagi ang mm-hmm. tinitignan yung orasan, ibig sabihin, hindi ka talaga tunay na mahalaga sa kanya. Kaya nga po, kung man anong oras yung misa, i-prepare natin, yes. Mag-alat talaga ng oras at panahon mm-hmm. para sa pagdarasal ng rosaryo, para hindi po tayo nagmamadali, no? Mm-hmm. So isa din po yan sa ayaw ko, eh, bilang mm-hmm. pari, to tell you honestly, ayaw ko po yung nagmamadali, mm-hmm. no? Siyempre po, ito'y pagdarasal, pagbibigay ng respeto sa Diyos at dun ko sino man, para kanino yung misang yon, no? Mm-hmm. Kamukha po pag may namatay, di ba? Mm-hmm. Ano mararamdaman nyo kung yung pari nagmamadali do sa kanyang pagdarasal, no? Sa ngala ng Ama ng Espiritu Santo, sumay niyong Panginoon. Yung parang hinahabol ng ng aso, di ba? No? Bigyan po natin ng tamang panahon at oras, dahil ito, pag binibigyan mo ng oras at panahon, ibig sabihin, mahal na mahal mo yung tao. Pag tayo nagdarasal, bibigay tayo ng oras, ibig sabihin, mahal na mahal natin ang Diyos. Okay? Ayan, okay. Thank you po, Father. No? At least nakapasok yung katanungan po ni Ms. Fem. No? At ito po, Father, no? Connected siya dun sa nauna. No? Ang tanong po ay galing po kay Rosen Haluan Tolentino. Yes po. Sabi po niya dito, magandang araw po, Father. Isa po akong OFW. Itatanong ko lang po sana kung po pwede po ba akong mangumpisal sa inyo kahit call lamang po. Tatawag yes. lang daw po. Salamat po. Opo. Yan po ang kanyang katanungan. Marami din po mga nagtatanong niya, no? Kina-clarify po namin mm-hmm. na ang pagkukumpisal po ay isang sakramento. Mm-hmm. At pag sinabi niyong sakramento, sa English po, it is a tangible sign of an invisible grace or reality. Tangible sign, ibig sabihin, ito ay nakikitang tanda. Nakikita, nahahawakan, no? Kaya hindi po maaari ang pagkukumpisal ay gagawin virtually, online, or through phone. Dahil kailangan po yung totoo na tanda, no? Yung paglapit mo dun sa pari. Kina-clarify ko din po yan, no? Pag mm-hmm. sinasabi nilang, pag nagtatanong sila, pwede po ba akong makumpisal? Ang tanong ko po, kumpisal po ba ang kailangan nyo o counseling? Yun. Kasi kadalasan po, pag sinabi nilang magkukumpisal, ang ibig sabihin lang ng marami, gusto ko lang sabihin yung aking saloobin. And that's counseling. No? And that is counseling. Meron silang problema, gusto nilang ilabas. No? So, pwede. Mm-hmm. Pwede online. Mm-hmm. Pwede kang magkita kasi bibigyan mo ng
counsel, no, mm-hmm. ng advice, no, mm-hmm. ng wisdom, no, ng guidance, no, spiritual direction. Pero pag sinabi mong kumpisal, kailangan meron kayong physical proximity yung mm-hmm. pagkamalapit para makita mo, no, bebless ka, mm-hmm. no, mararamdaman mo talaga, di ba? Yes. Kaya nga po para saan, no? Kung gusto mo bang malinis na ang iyong kalooban, that is the sacrament of confession, kailangan ka talagang mm-hmm. maghanap ng pari, no? Mm-hmm. At hindi naman po tayo kakaubusan ng mga pari, no? Kahit na po yung mga OFW sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Middle East, nagpapasalamat po tayo, mm-hmm. no? Gine-greet natin yung mga kaibigan natin diyan mm-hmm. sa Abu Dhabi, mm-hmm. no, sa Musafa, no, Al Ruiz, no, dyan po sa Dubai, na marami na po pinapayagan ng simbahang Katoliko. Mm-hmm. Kaya you can approach anytime, no, yung mga pari, kung handa na kayo, kung gusto nyo talaga mag-confess. Mm-hmm. Pero sa counseling, mukha po dito, this mm-hmm. is the proper venue. Mm-hmm. Pwede po kayong tumawag, pwede ko po kayong pakinggan, no, kung ayaw niya naman mo publicly na ganito, okay. Meron po privately, tumatawag din sa akin, binibigyan ko din po sila ng time, no. Tanungin niyo pong yung sarili, ano ba talaga ang layunin mo, no? Mm-hmm. Yung bang gusto mo ng unburden, no, lumaya sa mga nararamdaman mong mabigat, yung pagkakasala, pumunta ka sa kumpisyonaryo. Mm-hmm. Kung gusto mo naman na malinawan, mm-hmm. ano bang direksyon na kailangan mm-hmm. mo tahakin, yan po ay pwedeng gawin natin online. Ayan. Ayan, I'm sure maliwanag na na-explain niyo po, Father, kay Ms. Rosen, no? Yes po. Ang, yung kahalagahan ng anong diferensya ng counseling at saka yung atin pong pagkumpisal. And siguro po pwede nga pong at that time ang kailangan niya counseling lamang, no, enlightenment. Thank you po, Miss Rose. And meron din po dito, Father, ihabol ko na din, yes, po, no? Po. Ito pong galing naman kay Metsuke Kesumi. Sabi po dito, ako po, Father, naman, no, papaano niyo po kaya ako mapapayuhan kasi gusto ko pong mabuo ang pamilya ko. At yun po, Father, so mukhang medyo mabigat ang kanyang pinagdaraanan sa pamilya. Ayun po, Father. Okay. Unang-una po, kailangan ulit, no, suriin mo ang iyong sarili. Ikaw ba ang naging dahilan ng hidwaan, pagkakawatak-watak, no, hindi pagkakaintindihan sa inyong pamilya, mm-hmm. no? Kung hindi man ikaw, ano yung nagawa ba, no, ng iyong misis o baka ng iyong anak o ng iyong biyanan? So kailangan alam mo ano ba yung problema. Kasi hindi mabubuo kung hindi mo alam kung paano ito nawasak. Yes. Hindi po ba, no? Mm-hmm. Kasi kung bubuuin mo yan tapos hindi mo alam paano nawasak, mawawasak ulit yan. Mm-hmm. Di ba? Palagi ko po sinasabi yan sa mga lumalapit sa akin, sabi ko. Kailangan tingnan mo saan ba nanggaling yung dumi. Okay? Mm-hmm. Kasi kung lilinisin natin ngayon yung dumi at hindi natin alam saan ba nanggagaling yung dumi, madudumihan ulit. Ganun po ang away, ang hindi pagkakaintindihan. Kailangan makita natin, mapinpoint natin saan ba nanggaling. Mm-hmm. Ano ba ang pinagmulan? Ano ba, saan ba nagsimula? Para pag naayos na, matututo tayo na wag nang bumalik, wag mm-hmm. nang gawin ulit ito. Opo. Di po ba? So, kailangan klaro sa iyo. Mm-hmm. Paano nagsimula, no? Ano ba talaga ang problema, no? Para mabuo, mm-hmm. no? At wala pong problema na hindi nabubuo sa pag-uusap. Yes. So communication is always the key, no? At pag sinabi mong pag-uusap, kailangan merong nagsasalita, merong nakikinig. Ang problema na napakarami sa atin pag nag-uusap na sa problema, sabay. Nagsasalita tayong sabay-sabay. No? Kaya nga, kung gusto mong mabuo ang iyong pamilya, yan yung number one na susi. Makinig ka. Ano ba ang problema? Huwag kang defensive, agad, mm-hmm. no? Yan din yung problema na napakarami sa atin. Agad nagagalit, mm-hmm.
no? Pag pinagsasabihan, gusto kasi perpekto tayong lahat eh, di ba? No? Marunong ka makinig, no? Kung ikaw ay nagkasala, magpakumbaba. Okay? Humingi ng tawad, magbago ka. Kung hindi, kung alam mo naman na hindi mo ginawa 'yon, dapat hindi ka magagalit. Hindi po ba, no? At alam mo yung taong 'yon ginagawang ka ng kwento o alam mo siya yung merong kasalanan. So anong gagawin mo noon? Kailangan ka magpasensya. Kung talaga mahal mo siya, isang sangkap ng pagmamahal ay pagpapasensya. Pagtsatsaga. Hindi po ba? No? So, tingnan niyo muna, pag-usapan niyo muna ano ba talaga ang problema, no? Kung kayo ay may problema at magbabalikan lang kayo, no? Maglalapitan lang kayo, eh maglalayo ulit kayo. Masisira ulit ang inyong samahan, ang inyong ugnayan. So, before you get back together, no, try to fix your problem first. Sabi ko nga doon sa isang homilya, those who hurt you cannot heal you. So, try to heal yourself first. Ask God for healing first before going back together. Yung mga iba kasi maling concept po nila ng pagmamahal ganito, no? Mahal kita dahil kailangan kita. Ay hindi po tama 'yan, no? Dahil nung ginawa ka ng Diyos dito, wala ka naman ibang kailangan kundi siya. Di po ba, no? Nung pinanganak ka dito sa mundo, di mo pa naman kakilala yung misis mo, wala ka pa naman mga anak, di ba? Bakit nagmamahal ka? Bakit mananatili ka sa isang relasyon o ugnayan? Dahil meron sa iyo, alam mo na maibibigay mo. No? Wag mali pong attitude 'yon, nagmamahal ako dahil kailangan ko kayo. No? Magiging miserable po kayo because you are giving the power of your happiness, no? Giving the key to your happiness to other people, no? Bakit ko mahal ang aking pamilya? Kasi meron sa akin na mabuti na pwede kong ialay, ibigay sa kanila. No? Hindi ako nagmamahal dahil kailangan ko sila, pupunuin ako. E darating ang araw, di ba? Tayong lahat mawawala dito sa mundo. Pag nawala na sila, ibig sabihin, miserable ka na rin ba? Hindi po. No? Kaya nga po, pag-usapan, tingnan ano ba talaga ang problema nyo. Yes, Father. At kung minsan niya, Father, parang misunderstanding lang pala. No? Tapos yes, nagkapatong-patong na lang. Yeah. Pero yun lang pala, once that you have extended the understanding at yun niya po, good communication, yeah. Yeah. Mabilis lamang yeah pala. Yun yung isa din problema, misunderstanding. Mm-hmm. No? Kasi po, alam nyo, I think 80% ng ating mga pag-uusap no, are non-verbals. No? Tingnan nyo po, a very big chunk of our communication, non-verbal. Yung verbal, minsan nami-misinterpret na. Yung pa kayang ginagawa. Yung action. Yung kilos, yung gawa. Madalas mami-misinterpret yan. Di po ba? No? Baka yung ginagawa ng iyong mister, no? Sa'yo, nakaka-offend. Pero para sa kanya, di ba, ito ay pagmamahal. Yes. Kamukha nung kwento po, no? Na itong mister, pag bumibili sila ng pan, no, ng yung bread, no, yung tinapay, kukunin daw yung puwet, no, yung dulo. Pagkatapos lalagyan agad ng palaman, bibigay sa misis. Itong misis, ayaw na ayaw yung dulo. Gitna, kasi gusto yung gitna dahil yung dulo sunog, matigas. Ayaw sabihin sa asawa na gagalit. Itong asawa, basta palagi pag bumibili sila ng tinapay, kukunin agad, bibigay doon sa misis. Niloloko yata ako nito, galit yata sa akin, sabi nung mister. Hanggang nung misa, naglakas na loob yung misis, sinabi dito sa mister, bakit pa pag bumibili tayo ng tinapay, ng pan, kinukuha mo yung dulo, binibigay mo sa akin? Ang tigas-tigas, sunog, no? Napakapait, ayaw kong kinakain. Tapos sabi ng mister,
ayaw mo pala yung ginagawa ko. Mm-hmm. Pero nung bata kami, yun yung paborito namin. Yun yung paborito namin. Mm-hmm. No? Ang sarap-sarap para sa amin, sarap-sarap para sa akin, yes, nung dulo. Kaya binibigay ko sa iyo kasi gusto ko yung pinakamasarap na parte sa iyo. Papunta sa iyo. Hindi ko naman pala alam na ayaw mo, bakit hindi mo sinabi? Mm-hmm. See, where was the problem? Where did the problem come from, mm-hmm, or came from? It came from misunderstanding. Yes. Came from miscommunication. Dahil sa hindi pagkakaintindihan, dihan, hindi pagkakaunawaan. No? Kaya nga, nagtanim ng sakit ng loob. Mm-hmm. Kaya nga po, ang gusto maayos ng pamilya, pag-usapan nyo ng mabuti. Yan. Marunong makinig. Ayan. Wow. Oh, yan. Tama-tama yan. Ang ganda nun, Father. No? At Father, gusto mo niya po na yes, muna mag-break? Opo. Or, so, yeah, para po sa inyong mga ibang katanungan, type lang po kayo sa ating comment section. Sa mga gusto pa rin tumawag, meron pa po tayong 15 minutes, mm-hmm, to receive and to answer your call. Okay? So, magbe-break muna po tayo at pagbalik po natin, no? Itutuloy po natin ang ating question and answers. Ako ialem ning Eritrea. Mesukol ko king Mai Serwa Military Camp, Kilubning at Lumbanwa, uling alida at tanggap ing kanakong pangakristiyano. Pauli nining paman niyang bako king Ginoo, pemarugda kong batuta, gewada kong ipus ampong sinukol king metong at shipping container. Pilan lamu deti, karing istoryo, ding kristyanong mayayalipit, uli na ning karirang kasal pantayanang katoliko. Ing November 23 kaniting banwa, yang aldo kapag masusya ning Red Wednesday. Iya betala, karing pangadita mo, ring kapatagta mo kang Kristo, king mayaliwang bansa, ama karanas kasakitan, uli na ning karirang lugod king Ginoo. Marami ng natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Kasi Dani, nangisda, nagkaroon ako ng katarata, iBerry, giinom na ako, umaga, tanghali, hapon. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berry. Salamat sa iBerry. Medyo wala na, hindi makatip. iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Nakaka-elibs talaga ang mga noypi. Todo kayod. Tunay na mga lodi. Minsan, nasasagad. Mabuti na lang at may Pinoy Jamma Booster. Ang Pinoy Jamma Booster ay ready-to-drink herbal blend food supplement syrup. Pinagsama sa sachet ang all-natural ingredients tulad ng ginseng, sambong, at long pepper. Pinoy Jamma Booster. Ginhawang pakiramdam. SRP, 10 peso intro price per sachet. Promo period extended December 1, 2021 up to May 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 0463 series of 2021. Mahalagang paalala, Pinoy Jamma Booster ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
Kaya po ay nagbabalik sa Hello Father. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Meron po tayo mga announcement before sasagutin po natin ang mga huling mga katanungan. Ayan po. Ito po, Father, no, mamaya po ito ang tabayanan tayo at pakiramdamanin kay Katamong Arsobispo Florentino Labarias, king kayang programa sa atin pong radio. Ayan po, no, antabayanan niyo po mamaya, RCA's Hour, Episode 24, mamaya po yan at 3:30 hanggang 4:30 ng hapon. Ganun din naman po, no, inaanyayahan po tayo ng Vicariate of St. John Marie Vianney para po sa Choir Festival. Ito po ay magaganap sa November 25, 2022. Ayan, malapit na po yan. Sa Friday po yan, 5:30 in the afternoon at ang venue po ay sa Brenzigiao Convention Center. Ang ticket price po ay 200 pesos at maaari nyo pong tawagan si Brother Vic Hinko sa number na 0939-908-9152. Yes, sana ayan po kayo ay manood dahil yes may isa po akong song na i-represent dyan. Ayan, sa ano po yan? So, kita-kita po tayo November, sa Friday, 6 o'clock po ng gabi, Choir Fest. Ito po ay fundraising para sa music ministry ng ating Archdiocese. Ayan, so... And also, no, iniimbitahan din po tayo ng House Bell. Ito po yung Holy Angel University School of Professional Education and Lifelong Learning para po sa kanilang seminar on improving communications for workplace productivity and beyond. Ito po ay sa November 24, Thursday naman po ito, 1 to 4:30 p.m. At ito po ay face-to-face na rin po. Yung po nakaraan kasi, Father, bilang virtual. So ito po ay magaganap sa Training Hall, 4th floor ng San Francisco de Javier Building, Holy Angel University, Angeles City, Philippines. So yung pakicheck niyo po yung kanilang page. Ito po ay merong fee, no? Para po sa mga limang participants na ipapadala nyo po, merong, ang kanila pong fee ay 498 each. Para naman po sa regular rate nila, 798. And, of course, Father, itong ating good news on December 1. Yes. No, the Archdiocese of San Fernando joyfully announces the ordination of seminarians Christian Ray de Dios Cayanan from the parish of San Guillermo, Cabambangan, Poblacion, Bacolor. Arjon Magat de la Cruz from the parish of San Vicente Ferrer, Calulut, City of San Fernando, and Omar Nino Vitug Defensor from the parish of St. Joseph the Worker, Poblacion, Florida Blanca, to the Sacred Order of Deacons. Through the imposition of hands and prayer of ordination of His Excellency, the Most Reverend Florentino G. Labarias Didi, Archbishop of San Fernando, the ordination will happen on Thursday, the first day of December 2022 at 9 a.m. Ito po ay magaganap sa Main Chapel of the Mother of Good Counsel Seminary del Pilar, City of San Fernando. Yes, so... isang tanong na lang po bago natin tapusin ang ating episode ngayon ng Hello Father. Ito ay galing po kay G. Nakwa. Paano kung hindi siya makipag-usap kasi wala siyang time para sa iyo. So gusto niyang kausapin pero wala daw palaging time. Eh di, huwag mo siyang kausapin. Pagdasal mo. No? Ah, yun na yun. So, yun po. Wala talaga magagawa. Pagdasal mo kung ayaw kang kausapin. Pero, ano yung payo ng ating Panginoon? Diba? No? Gusto mo siyang kausapin, ayaw kang kausapin. Sabi ni Jesus, kumuha ka ng isang kaibigan mo para makausap siya. Ibig sabihin, ayaw kanyang kausapin, edi maghanap ka ng mas malapit sa kanya, tulungan ka para kausapin yung tao. So, isa pong magandang gawin natin doon sa mga taong ayaw tayong kausapin pero gusto natin na maayos na yung ating pong relasyon at ugnayan sa kanila. No. Last na lang po, si Mary Rose Tolcado Galloso. Father, pwede po bang magtanong, bawal po ba sabay ikasal ang magkapatid?
no? Ang tawag mo doon, Miss Doris, no? Siya ba ay double wedding, opo, no? Oh, yun yung ano, yun yung pwedeng tanong. Yeah. Madalas po, meron po tayong tinatawag na kasalang bayan. Mm-hmm. Yun po, yes, sabay-sabay po yun. Yes. Pero ang tinatanong nito, sigurado, opo, ang ibig lang po niya sabihin, yung sukob. Opo. Meron na po nagtanong sa akin dahil meron magkapatid, gusto nila on the same year, ikakasal sila. Kaya lang, ang ariya o paniniwala ng mga matatanda, bawal daw po. Opo. San po ba nanggaling yung paniniwala natin ng sukob, no? Mm-hmm. Ito po'y paniniwala para takutin lang, mm-hmm, yung mga magkapatid na ikasal ng sabay on the same year. Yes. Bakit? Eh kasi po, magastos ang kasal. Awesome. Diba? Mm-hmm. Kung magsasabay sila, patong-patong yung gastos. Yes. No? Mm-hmm. Kaya nga, sinasabi na, isa sa inyo mamamatay. Talaga mamamatay ka sa gastos. Sa sakit, no? Ng bulsa. Sa sakit ng bulsa, doon ka talaga mamamatay. No? Ngayon wala pong katotohanan yun. Kung talaga namang milyonaryo kayo, bilyonaryo, mm-hmm, kayo, kung talagang mayaman na mayaman kayo, why not? No? Pero, you have to be practical. Mm-hmm. Diba? Wag, yes, yung ipipilit yung hindi nyo kaya. Mm-hmm. Wag mong, di ba, do not chew what you cannot really bite. No? Yes. Yung, wag mong sasakluhin, no? Wag mong no, ipipilit yung hindi mo naman talaga kakayanin. Mm-hmm. Di ba? No? Kaya nga, kung ganun, kung hindi naman talaga kayo yayamanin, no? Yes. Magbigayan naman kayo, no? Mm-hmm. Pero consideration din naman, no, na pag-usapan nyo sino yung mauuna, no, mm-hmm, pwede naman mauuna yung bunso, okay, kung talagang sila kayang-kaya nila. O, hindi naman nababawas yung inyong, mm-hmm, pagkatao kung huli kayong ikakasal. Yes. Ang gusto lang ng inyong mga magulang ay magkaroon ng isang maganda, no, makabuluhan na selebrasyon na walang maghihirap sa inyo. Yan yung problema na napakarami din pong kinakasal ngayon, eh. Magkakanda-kanda utang, no, para lang po magkaroon ng grand wedding, no, inubos lahat ng pera, mag-uumpisa ang kanilang relationship, buhay pamilya, utang agad. Yes. 'Di ba? Dapat maging practical din po kayo, no? Mm-hmm. So pag-usapan nyo, wala pong mali, mm-hmm, na ikasal on the same year, ikasal on the same mass, mm-hmm, ang tinitingnan po dito, kaya nyo ba? Yes, sana wag naman maging burden o pabigat, yeah, sa inyo. Baka magkaroon ka pa ng dagdag na kasalanan, yes, dahil dun kasi paano mo babayaran. Opo. Or paano, actually, buti kung kayo, eh, paano kung pati yung magulang nyo nadadamay pala doon sa magiging, diba, gastos. No, mm-hmm. Imbis na maging masaya kayo, eh, inumpisahan nyo ang inyong relasyon, yes, sa problema. Opo. Hindi po ba? So, maraming salamat po sa ating mga Facebook, opo, viewers. Ang dami po nila. Yes. So, hindi na po namin kayo babanggitin. Opo. No? At maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga questions, mm-hmm, no, hanggang sa muli, no? So bali, Father, pwede ba natin silang bigyan ng assurance na yung mga questions nila dito na po pwede naman sagutin sa mga susunod na episodes, yes, ay maaari din po natin mabasa upang masagot niyo po on air. Opo. Ayan po. So, ayan. Tapos Father, paalala ko lang po sana, no, ang atin pong mga susunod pa, yung mga programa po natin mamayang gabi, no po, Father. So para po mamaya, antabayanan po nga natin, no, at 3 o'clock po, ito po yung Chaplet of the Divine Mercy and Litany of the Saints. At 3:30 naman po, yung pong inannounce ko kanina, RCA's Hour. Kasama po natin si Bishop Apong Dong, no? At makakasama po niya si Father Pep. At 5:30 naman po, Novena or to the Holy Spirit. And at 6 o'clock, Barkadahan kay Kristo with Reverend Father Joseph Mary Bacay, Brother Pat and Sister Sol Ajos, and Brother Charles Henry Espiritu. Ganon din naman po. At 7:30, live din po ang It's Psych Time. Makakasama naman po natin si Sir RJ Giao. At bukas po, no, 9 o'clock, ito po ay yung Nutrition School on the air for every Juan and Juana. And at 11 o'clock naman po, Misa King Radio, makakasama po natin si Father Marvin. Yes. So, tapusin po natin ang ating
episode ngayon ng Hello Father sa isang dasal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa pinagkaloob mong biyaya at buhay, oras at panahon sa aming lahat. Basbasan niyo po at bendisyonan ang aming mga listeners, followers, ang lahat ng mga naghihikahos sa kahirapan, lahat na nahihirapan sa kanilang sakit, humihingi na magandang kalusugan, kagalingan. Naway, basbasan niyo din po ang lahat ng mga nalilito at naliligaw sa kanilang buhay ngayon, ng mga kapatid namin na napakaraming mga tanong. Naway, Panginoon, palagi kayong nandyan, paramdam nyo na hindi nyo sila iniiwan. At naway, gabayan nyo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin din. At kayo ay basbasa ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, Father, magpapaalam na po ako muli po. No? Maraming salamat po sa mga nakasabay po namin ngayong araw po na ito, ngayong pong oras na ito. At sa muli po, no? At syempre kahit po si Father ang main host nito, magpapasalamat pa rin po ako dahil po dito sa programang kanyang naisip. At sinimulan po natin yan. Sana po, ayan, so baybayan niyo po kami. Ayan, at even po yung ibang mga programa po dito sa Bright FM. At ito pa rin po ang inyong paboritong pari na DJ pa. Guwapo pa rin po si Father Joel Jamarsos Gatos. Nagpapaalam sa inyo sa araw na ito. God bless po sa inyong lahat.